mga momshi naman, syempre kayo yung nag-aalaga ng family. Gaano kaimportante sa inyo ang self-care? Lalo na sa mga anak. Sa atin mga moms, importante talaga yon. Kasi parang it's important na binibigyan natin ng time yung sarili natin alone. May time na tayo with the kids eh. Meron din dapat tayong time with the husband. Dapat nakikita yun ng mga kids natin how we take care of ourselves. Kasi paglaki nila, ganun din nila ibabalue yung sarili nila. At the same time, kung nakikita ng kids mo na paano nyo binabalue yung kayo as a couple, paglaki nila, I want to have my own family to be like my mom, like my dad. Kumbaga, tayo talaga yung role models ng kids. So, importante yun. Tsaka parang kahit short time, matanggal naman lang yung konting stress at pagod natin. Diba? Important. Lahat ng moms kailangan yun. Eh. Diba, moms? Yes, Mamshi Kat. For me, very important yan. Though, late ko po siya nagawa. Kasi parang, for the first 3 years ni Cami, talagang indulge na indulge talaga ako. Yung parang, nagigilty pa ako pag yung hihahabiling ko sa lolo. Parang, pagbalik ko feeling baka may mga ganong tendencies po eh nung sobrang baby pa siya. So medyo ngayon ko lang siya nagagawa. At ngayon ko siya na realize na importante pala siya. Kasi mababurden ka pag sobrang hindi mo binigyan ng time yung sarili mo. Kahit maliit na oras lang like magpa-pedicure siguro tas balik ka agad ng bahay. That's enough for me na. Yes, Mom Shibi! I'm trying to learn it pa rin. Hindi ko pa rin alam. Honestly, ang time ko lang sa labas ng bahay ay trabaho. One time lang, alam mo yon, yung lumabas tayo. Lumabas kami nito, sa PBB. Yun lang yung first time na lumabas ako na hindi work, na friends na. Oo. Na 1 month yung pa daw yung pinlano. Oo. Imagine yung laki na ng anak ko nun. So hanggang ngayon, nagigilty pa rin. Although alam ko na important to give yourself, pero hindi ko matanggal yung guilt. So paano ba ito? Paano to? Ang hirap. Talagang kung hindi work, nasa bahay lang ako. Dok, paano namin to gagawin to? Yes. We're very tired of it. Charing lang. Siyempre, may mga guilt emotion. Ako, hindi ako makapagkuko, Dok. Napakarami mong oras. Ito naman, nagigigil naman, Dok. Isipin natin, struggle yan. Process din. Kasi, isipin nyo, saan galing yung guilt? Guilt na iwanan yung anak, guilt na. Pero minsan, isipin din natin, pag iniwanan mo yung anak, pagbalik, 2 hours, para sa'yo, hindi ka naman hanapin. And they're safe. So, ang maging concept natin dapat ng self-care is that, ako muna, para marami akong ibigay sa inyong lahat. So, parang battery ng phone, i-charge kita, kasi pag naubos ka, paano laman ng lahat? Kasi kaya maraming mommies, mga momshies na ba-burnout, tapos pagdating nila ng mga age na, ka-age ko, or beyond, 40s and beyond, tatanungin nila, hindi ko kilala sarili ko, ba't hindi ko kailangan ng anak ko? Kasi all your life, binigay mo sa kanila. Hindi mo, di ba sabi na, tiran mo yung sarili mo. As moms, wag natin tiran yung sarili natin. I-charge natin full, so that our love, effort, energy for our kids will be 100% also. So, ginagawa natin yung time out na to. Lalabas ako, akin lang to. O kaya, kahit umiyak kayo dyan, nasa banyo ko, magbabasa ako ng libro for 1 hour, akin lang to. Kasi kailangan ko yung point of break, point of sanity. I need to pause muna para mas effective ako. Meron akong tip. I practice this. Bukod sa 1 hour to 2 hour self-care, nung maliliit yung anak ko, pag hindi ko sila kayang i-deal at sobrang sungit ko na, sinasabi ko, wait, I'm not okay yet. Go away from mommy. I'll be with you in a while. Sandali lang. Move away first, move. So, sinasabi ko sa mga anak ko, napipick up nila. So, pagbalik ko sa kanila, I'm better. Ay, so talagang me-time mo talaga, akin lang to. Paglabas mo, kinausap ka ng guard, ma'am, akin lang mo, to. Sa madaling... Pagka iniisip natin, ang bilis lang unawain, no? Na hindi ka talaga makakapagbigay ng 100% ng attention pag hindi ka nag-charge ng sarili. Pero choice mo pa rin. Choice mo pa rin na maging fresh at 40s. Ayan naman! Ayan ako, napakasaya ng kwentuhan natin this morning!